What up guys, this is Ayan TV and welcome to my channel. So ngayon sasalpakan natin ng classic digital speedometer from Shopee, ang ating Puri. So para to siya sa mga classic build pro, sasalpak natin to sa Puri. Ayan, cable type pa rin siya, so napakadali niyang i-install, hindi mo na kailangan magpalit ng gearbox. Ayan, digital siya pero cable type pa rin. Bali, ipapasak lang natin siya dito sa loob ng stack natin na speedometer. Tanggalin na natin yung pinaka-analog niya, papalitan natin ng digital. Tanggalin muna natin yung analog ng speedometer natin. So yan, nabaklas na natin yung ating analog. Yan, madali itong dayain. So naiikot-ikot lang yung kanyang odometer. Yan, madali lang i-adjust yan. So ito na siya guys, natanggal na natin. Bali, baklasin lang natin itong backlight ng ating analog na speedometer. So hindi na natin yan kailangan. Tapos ipapasak natin itong sa digital natin na classic. Yan, ganyan yung pagpasak. Ubutasan na natin siya lalag para ma-screw natin siya doon sa likod. So ayan, padaliin na natin yung video. Bali, ganito na magiging itsura niya. Yan, nakabolt na siya, nai-bolt na natin. Bali, binutasan ko lang dyan sa magkabilang side para ma-lusot natin yung mga lahat natin. Nilusot ko na rin yung wire ng classic na digital. Tapos nilakihan ko na rin dyan, tinabasan ko dyan ng kaunti para lumapat yung digital speedometer natin. So ang problema lang nito guys, yan, medyo matangkad yung digital speedometer, so hindi siya magsalpak na maayos. Gagamitan na lang natin siya ng glue stick. Yan. Yan. I-glue stick na lang natin yung mga gilid niya para dumikit siya. Bali, ito na yung itsura niya. Yan. So, yung exist ito sa gilid ng digital speedometer natin. So, kukortihan ko na lang yan ng sticker na black para matabunan. Tapos, yan siya sa likod. Nandikit ko na rin siya ng glue stick. Yan. Buong gilid para hindi mapasok ng kalikabok. Kailangan saradong sarado siya para hindi siya mapasok ng kalikabok. So ayan, sa wirings na tayo ng digital speedometer natin. Yan, yung wirings niya, mayroon lang itong apat na wirings. Yan. So itong blue na may stripe na white, para ito sa fuel indicator. Pero hindi ito compatible sa fuel indicator ng Puri natin kasi bulb type yung fuel indicator niya, so hindi natin siya magagamit. Yung stock pa rin ang gagamitin natin. Tapos itong red na may black, para ito sa RPM gauge. Yung solid black niya is positive ng backlight, at ito naman ay negative ng backlight ng digital speedometer natin. So tara, ikabit na natin sa motor. So yan, i-recap lang natin yung stock ng backlight ng speedometer natin, hindi na ito gagamitin yung stack nya kasi naka-digital speedometer na tayo. Bali, gagamitin na lang natin na light itong apat. Yan, yung sa stack ng fuel indicator. Kung analog type sana itong ano natin, fuel indicator, compatible ito sa digital speedometer natin. Kaso bulb type siya kaya hindi siya compatible. So yan pa rin ang gagamitin natin, yung stack. Yan, yung stack nya pa rin na bulb. Tapos yung apat pa na bulb dito sa neutral, signal light at sa high beam. Bali, yan siya as is yan. Ang mababago lang yung digital speedometer at yung RPM gauge. So ito na guys, kinabit ko na yung backlight ng digital speedometer. Yung solid black, dinirect ko sa susian, sa brown wire. Yan dito. Yan, dinirect ko sa brown wire. Yung solid black, positive kasi yan ang digital speedometer natin. Tapos itong green, yung negative niya, ito ko hinanapan sa panel din ng stock na speedometer natin. Yan. May bakante dyan, nilusot ko sa dyan, tapos kinunik ko dyan sa black na may stripe na yellow. Yan, yan yung negative ng Puri natin, black na may stripe na yellow. Kinunik ko siya dyan. So yan, testing na natin yung backlight niya. O ayan, gumana na. Okay na siya. So itong wire na may blue na may white, ito yung sa fuel indicator ng digital speedometer natin. Iti-testing ko siyang i-connect dito sa
Yan, fuel indicate, fuel gauge ng ating Fury dito sa kanyang tanke. Yan, dalawang wire kasi yan. Tapos yung sa digital speedometer natin, isa lang kasi pang analog yun. Compatible siya sa analog. So ito mangyayari kasi bulb type yung sa Fury natin. Lumabas yung sa gasoline, pati yung RPM niya na trigger din. So naka-pull lahat, pati RPM. So ito talaga ang gagamitin pa rin natin, yung bulb type natin na indicator. So bali hindi natin ito gagamitin, yung blue, tanggalin na lang natin to. So hindi kasi siya compatible para siya sa mga motor na analog type ang fuel gauge. So itong black na may stripe na red, ang RPM gauge ng digital speedometer natin, i-connect natin dito sa pinakamalapit niya na pwedeng pagkunikan. Ito yung ignition coil, yung positive niya, i-connect natin dyan yan. Makakuha din siya ng RPM, pwede rin sa CDI, pwede rin sa pulser. Yan, gumagana na siya, na-connect ko na yan. Yan, bali dalawang wire na yung nakakunect dyan kasi kinunik ko na yung sa RPM. So bali ito na siya. Yan, umiilaw pa rin yung ating fuel indicator na stock kasi hindi gumagana yung sa digital, hindi siya compatible, bulb type kasi siya. So yan, gumagana pa rin yung ating indicator ng signal light, pati yung sa high beam natin gumagana pa rin yan. Yan, so wala naman tayong halos ginalaw, doon lang yung sa digital speedometer, tapos nadagdagan lang ng RPM. Yung sa digital speedometer gearbox niya is katulad lang rin ng sa stock. Sasalpak mo lang yung cable. So yan lang siya, magkakaroon lang siya ng parang konting animation. Didikitan ko na lang to ng sticker yung gilid para gumanda tingnan. So yan lang guys, kung may natutunan ka sa video ito, huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click notification bell para sa susunod natin mga uploads. Always ride safe.